Malay mo, ma-prove tayo na mali. Yes, na of course. Team Chick. Oo. Kaso hindi talaga uminit yung Kagura eh. Si Kax ba hawak na itong Kagura to? Kax, Kagura. Prove me wrong, Team Chick. I'm putting my vote on the next episode. Okay, let's go, ladies and gentlemen. 1-1. Para sa inyong drop. Ipasa na natin sa inyong mga shoutcasters. Manjin and Shinbu, take it away. Thank you, Manjin and Shinbu. Ngayon nga, mga kaibigan, dito na tayo ngayon with your casters. Para dito sa ating game number 2, NXP Solid versus Team Chick. Tandaan nyo po, mga kababayan, 1-0 na po in favor of NXP Solid. Isang 1-win lang. And there you have it. Ang pangarap ay maaabot. They're gonna be coming in as MPL professional team ngayong season 6. The boys from Pampanga, magagamit na ba ang ano ba yung kotse ni Doggy? Nakalimutan ko. Corvette saka Corvette. Kaso nga pala hindi pala pwede. Hindi pala makakabiyahe. Wala pala tayo live show. Mga paseo. Wala tayo live show. Kaibigan. So, ayan, observing actually, no aggressive invades that are happening here right now. Tinatry ho lang ni Chester dito yung rotation. Oo, pero nilagyan na lang ng trap. Kung hindi tatama yung arrow trap na lang. Nakikita mo yung Chester and then na ML. Nauna pa sa first eh. Nauna pa sa first eh. Mini. Oh, Crimson Flower tumama dito. But those are the volley shots. Tumama pa dito yung second skill with the extra stun. There you go. First blood. Para kay H2O. Another aggressive move. Para dito sa side ng NXP Solid. Batay na lang natin, Paul. Medyo this is within expectations kasi ang ganda ipagtabi talaga yung Carmilla para dito sa ano eh, sa Bruno. Sure stun ka. Sure DPS sa Carmilla. Hindi mo naman talaga ipaprioritize yung Carmilla. Chester also targeting the top lane side. That's gonna be hotdog. Free merienda ngayong gabi. Mga kaibigan, na-reset din yung crap coin sa tabi. And we're gonna get Cax receiving the ball coming in from H2O. May engage ka bang mangyayari dito? Another flower from Yawi. Buwan kahit takpan sila. Relax lang muna yata to. Pero ang sakit ng damage dito. Here comes away. Pero ayun si Yawi. Ito ang kalakasan ng isang Carmilla. Kala mo malambot yan sa early. Pero ang kunat niyan dong. At ang maganda pa dyan sa Carmilla, naninipsip yan ng ano eh. Ng magic defense and ng ano, ng physical defense. Yung man yung basic, kasi vampira siya, legit yan. Oh my God. Mukha naman vampira. Mukha naman. No, pero legit yun, yung passive. Naniniwala ako! Ano ba yung basta sinabi mo maniniwala ako? Sinabi ko lang naman yung vampira. Baka kasi di ka naniniwala na vampira eh. Basta ikaw maniniwala ako eh. Oo naman. Pago, di ba? Pago. Alright, ano na nangyari? Goishi, 2-1, nakapatay yung Team Chick actually. Yeah, nakakuha yung Team Chick actually. I'm actually trying to spot out though. For the most part, in little instances, NXP pa rin yung proactive dito. Pero hindi na sila ganun ka-super committing, ka-super highlight, ka-super high risk, high reward moves, no? They're still being controlled naman. Pero hindi rin naman masyadong super safe din. Alam mo yun, they're punishing Team Chick pa rin naman. And siguro, alam mo naman to eh, alam mo tong pacing ng NXP eh. Andun si H2O eh. In H2O, we trust, di ba? Iba talaga. Ibang patubig ni H2O dito. Pero sa tingin ko si Yawi ang gumagawa ng ano eh. Gumagawa ng place dong eh. Pero kanina pa siyang gumagaster dito oh. Pero pwede rin sa kasing asawahin ni ano yun, ni Jester eh. So, asawa silang dalawa. Ang aga yata ng Pectal Leaks na yun. Ah, hindi kasi may backup nga pala. Pero Dark Knight Falls ang nahuli. And it's gonna be a big win here. Para sa mga membro kayo ng next place, solid double kill. Nakinuha ni Rene J. May triple kill din. Kapag nakakuha ng kalmot mula doon sa Atlas si paring Jester. Hindi na malaga. Kuha na lang tayo ng turtle. Slowly but surely, NXP utilizing this Carmilla. The more na lumapit ka sa Carmilla, the more mas gusto niya, Shinbu, at ganon ang ginagawa ng ultimate ng Fatal Links, lumalapit. And there you go, libreng Torre para sa NXP Solid. Ngayon ko lang nakita ng disiplina na ganito sa NXP Solid, hindi na sila ganoon ka-aggressive, pero parang naaamoy na nila. Marunong pa rin sumagot. Kasi, alam mo yun, ang tama ka dun, Tol, ang nanggagamol na nga si Yawi. Kasi, binate niya si Jester. Noong nag-set up si Jester ng Fatal Links, yung ginawa Dark Knight Falls kaagad. Maraming pala yung nag-set sa mga membro kayo ng NXP Solid, pero meron nang hindi makakatakas mula dun sa Fatal Links that is under the that dina-deliver sa kanya tricks, and that is Chester. It's it. Pero ha, tingnan natin ha, nakakuha ng isa dito ang Chick, pero saan nila yun makukonvert? Pwede na to, grab coin, at least makukuha. MB, sinubukan
Facebook ang kumuha ulit. Wala silang makukuha ang invade dito. Binabantayan ni Rene J actually. Si kaibigang H2O on A-King na Fiend. Actually, gusto na sana ni Jester kunin yun. Gusto ni Jester mang gamul doon. But this time, pupunta tayo dito sa top lane. MB, mabubuhay pa rin. Ang galing sa i-duel ni MB doon. Oh. Sinagot niya agad nung lumapit ang Hayabusa. Eh, di inanuhan niya ng Last Insanity Under the Burst para wala na talagang ka-intro-intro kung mag-overstay man yung Hayabusa. No? Oh. And yeah, for no matter sa laro natin. And feeling ko kasi kapag nag-trade, kahit 1-for-1 yung maging trade ng X-Borg at Hayabusa. Lugi yung Hayabusa kasi mas may demand yung Hayabusa na mag-scale eh. Di ba? Oo. Oh, yung X-Borg, abaho lang magpatama. Eh. Oo, oh, tsaka rabaho ng X-Borg magpatama eh. Lalo na kung immortality build. Trabaho niya yun eh. Trabaho niyang pwedeng mamaya terps eh. Kasi yung Piraga Armor niya nagre-reset after the immortality, meron ka ulit. So ngayon, may depensa na naman para sa Team Chicks dito. Yawi pa rin! May deadly. Ang gagamol, Freshin. Oo, deadly lang. Arrow? Arrow mula Chester, wala yata tamahan doon mga kaibigan doon in the middle dito. Team Chick now converging onto the top lane side outer turret. Meanwhile, syempre lalapit si Seth dito sa may mismong turret. Very interesting, Seth pala is holding a thumbs here. Oo nga. Hindi na yung ano, yung the usual na explosive carry, no? Aring Shin. Flank mode, thumbs to. Na nasa bottom lane. Pwede to tapatan ni Rene J, pwede sila mag-outplay. Pero both of the team setting up for the turtle. Pero mukhang lamang sa zone ang team ng NXP. The arrow once again hitting. Pin-up na dito ni Yawe yung kanyang bulaklak. Ayun, bubuka ang bulaklak. Pero walang papasok na Reyna. Pero tumakma yung pana doon sa panang gilid. Hotdog! Hindi niya kinaya. Hindi niya kinaya ni Hotdog. Hindi pa tapos yun kasi after nung bubuka ang bulaklak at walang papasok na Reyna. Sumayaw ng chacha naman si Yawe dito bilang palapit. Ayun na ka, ang saya-saya. Nating naman may bumtiyaya, biglang namatay. Hindi lang si Chester patarin na rin si Kat Arrow ulit sa buka dito ni paring hotdog pa kaibigan. And that's it, 3 instantly puts in the hand dito ng mga membro ng Next Play Solid. Binumtiyaya bumyawi ng NXT Solid and hindi kinaya ni paring hotdog. Let's look at the Gillette instant replay. Man, the setup from the threat of the arrow, nakita mo yung slowly na pag-poke ng NXP Solid. After the stun, easy arrow, hindi na matay, pero wala pa kami sa position, sabi ng NXP. Pumusition muna tayo. And then, doon, nagkahera. Not to mention, tol, ano? Not to mention, what is this? Parang, hindi, walang pang-hassle kay H2O. Free hit lang sa H2O. Nasa H2O doon, tol. Wala akong nakitang malinis na yun yung overturn din, mga kaibigan. Very curious talaga kung ano yung background ng Kagura dito. Ano ba to? Parang preferential pick ba to? Hindi ba to adjustment pick man lang? Bakit may Kagura pick mula kay paring Kax, no? Naban ba yung Balir? Hindi naman support yung Kagura eh. Ay, oo nga, no? Main core nga pala to. Main core to. Ang naging offlane si Seth. Diba? Eh, for the most part, diba si Seth yung ginagawang main core din muna ng Team Chick, no? Oo, tama. Again, napag-usapan natin kahapon, I think this is still debatable or not, pero for our side, no, na mas preferable pa rin natin yung isang core yung bibigyan mo ng dalawang buff, no? Parang may isa ka pa rin talagang grabe. Pero so, grabe, oo. Grabe yung damage ni H2, tol, 1-6. 1-6? 1-6, tol. Nakupo, 1-6 dong. Wala pa yun sa sweldo. Wala pa, 10 minutes lang ni Buttershot eh. Ano lang yun, yung intro lang? Intro lang eh, oo. Yun yung bayad pag nagwa-welcome lang si Sakas eh. Si Butters, oo. Magpakita nga lang. Pakilala lang yata. Appearance fee. Para kay Butters. Abdi na rin kasi, double javelin, lots of critical on that part. Tapos Legion Sword din yung hawak dito ni H2O. And look at that. Here. Actually, kinit nga ni Chester dito with the custom leap coming in from Seth, but the damage is not there yet. Kax here. Actually, nanguhula na lang yata doon mula sa kanyang payong pinaaray ni H2O dito. Buti na lang hindi nag-proc yung crit. Sa totoo lang, pumayat yung crit doon. Kung nakritan yun, talaga aray. Actually, hindi wala na atang second volley shot doon. Pero ayun, yung mas kailangan ng NXP taking another kill and taking this free tower in the mid. Team Chick right now. Same situation as game number 1. Eto na, tol. Eto na. Ang MPL, tol. No? Nararamdaman, naaamoy na. Naaamoy na. Ayan, ayun.
Na-imagine ko na yung newsfeed ko mamaya. Na-imagine ko na rin si Boss Dogs, tool, nakaskin namin yung tool. Kasi tool eh. Muulan, tulod. Naku, eto na, mga bitik. Oh, oh, man. Naku po. Nakikita ako na, tol, alam mo yun, yung mga mapipiratahing bods. Yung hari ng mga pirata. YouTube. Ngayon pa lang. Eto na yun eh. Ngayon pa lang ginagawa na yan. Yung thumbnail, nakasulat na yun, tol. NXP. I-edit na. Ini-edit na yung thumbnail. Oo. Nasa MPL na. Ayun yun eh. Can you spell? May namatay dito. Sino nga ba yung dalawa para sa side ng chick at mukhang at dito na lang. H2O! 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 Reengage! Iniwanan sa left slaughter site. Si MP naman may iwan dito sa may pinakagitna. Dumating para si H2O after dash kill. And that is the mega kill secured. Chester Bennington. Katabi pala yung Lord doon. Merong inhibitor turret push na ginagawa ngayon. Down for the bottom. 4-3. Pero ang wild. Pero 3-4-3. NXP para kahit papano makakuha ng onting lead. Sacrificing 3 heroes. Team Chick right now on the verge of defeat. 12-6. Chester still alive. H2O still healthy. 4-0-5. Men, yung ganong klaseng tower dive, hindi pa nga basag yung tier 2 tower. Nilaban na nila. Kasi nilalakas pa tong chick eh. Oo, ako tol talaga, ano eh, iba eh, ba't nabigay yung Selena kay Chester? Selena, no? G eh, no? Malayo yung ano yung performance ni Chester talaga, kung Selena yon tapos PNK. Oo. Oh. I would not really give the Selena sa next play solid dito. Pero just want to look into the items, tol, tignan mo na yan. Wind of Nature. Paano mamamatay yan? Paano mo dadalihin yan, tol? 9K! Na 10K! Pa 10K na, tol! On the gold, na hawak dito ni H2O, tol. Ladies and gentlemen, there is a new superstar coming to town and the name is H2O. Oh, man. 3 digits. I think 3 letters. Hindi, 1 number. 1 digit and 2 letters. 2 letters. Mainit, man. 6 digits. Swelo ni Butters. Swelo ni Butters every month. 8 digits pala yan, no? 80K, oo. Eto na, kukunin na lang nila dito ang mga buffs and they will reset, but they will spread out the map. Parang Shinbu glowing one pa si MB para may onting init. Onting init, Kuya Shin. This is looking bad for Team Chick, pero mukhang naaamoy ko na talaga. Accounting for the possibilities. Again, this is still a main qualifier. Puso pa rin to. Abutin ang pangarap, tol. Remember that? Jester can still set up a Fatal Links. Alam mo yan. Pwede. Cleared by the Fatal Links. Although, there is a lot of doubt dito sa Kagura ni Kax. Yun yung overturn still hurts a lot, you know? And actually, pag sulit na sulit yung Fatal Links, full duration yun ang yun yung overturn. Yung double damage. Yes. Double damage ng inyan overturn sa Luyon. Yes. Tama ka doon. Eh mo inaabangan no? Hindi nagpakita sa mapa na naman. Itong Team Next Day Solid. Alam nila. Pero may iba to eh. Yung lineup ng Team Chick kasi ngayon hindi pang 5-on-5 na ano eh, na yung kagaya nung lineup nila kanina na damage eh. Oh, saka alam na lang ano, alam na ng next play, tol. Alam na ng next play, isang team fight na lang. Isang team fight na panalo na lang talaga. Oo, oh, kaya sinin nila. Alam mo kung kanino yon? Alam mo kung kanino nakalagay yon para sa akin? Hindi lang kay H2O eh. Matik naman yung kay H2O. Rene J yun, tol. Rene J. Pinanood na. Ito na yung ultimate duo siguro ng ano, next play solid. No? Rene J and H2O, tol. H2O. Actually, I think it's a team effort pa rin. Quick of these guys. Every day, tinitiis ang pangungutsaw ni Boss Dogs. Everyday tinitiis ang ang pag-chismis. Everyday tinitiis ang chismis. Dugot pawis ang binuhos dito. NXP solid, ladies and gentlemen, on the verge to victory. Team Chick, same situation as game number 1, Kuya Shin. Hindi sila makawala. Eh, parang every time na meron silang nakaka-counterpush, nakaka-counterpush sila ng tatlo. Parang ganun eh. Napaka maingat din ang next play, tol, dito. As in, this is one in the bag na lang talaga.
inhibitor turret in the bottom is already destroyed. There is the mid lane side, there is also the top lane side. The Lurk is already pushing for the bottom. They can establish that one. Rene J! Rene J Potato, mga kaibigan! Nightlight mo assassinated, went in for the set. Meron na burst dito, mga kaibigan, na nakuha niya yung set. Di Gax dito, Rene J is there. There's gonna be the half health destroyed mula dun sa Lord. But the mid lane is getting pushed here. Damien, yawin sa may pinakagitna. Tumulak yung Lord dun pa sa may gitna! Sabi pati yung Lord alam eh, nakamplete, dalawang kore ang nakuha ng Lord dito, kakailang mechanics. Then lumingon yung Lord, masag na yung bote, lumingon ni Ko. And just like that, that allows for the next play solid to encash some more. May isang minion, isang minion lang yan. Eto na, bantayan niyo yung last minions dahil merong minions, mga kaibigan. Ladies and gentlemen, it's doing it! Next play, Predator Solid! They want this! They want the fight, Azat! Is that done? They go for the base! That's it, ladies and gentlemen! Next play, Predator Solid will go!